Salamat. Maari na po tayo mo po. So muli, isang magandang hapon po sa ating lahat. Mabuhay ka, barangay! Ayan. Alam niyo po ba yung sagot doon? Mabuhay din. Hindi mamatay, ano? Okay, dahil talagang kabuhay-buhay ang araw na ito, ang hapon na ito, dahil sa isang napakalaking milestone na naigawa po dito sa St. Martin Village, dito sa 4th Estate. Dahil isa na namang napaka-importante at napakagandang proyekto ang nailagay po sa lugar ninyo sa pamamagitan po at pangunguna ng ating guest of honor, ang ating pinakamagiting at pinakamasipag na congressman ng ikalawang distrito ng Luzon ng Paranaque, Congressman Roilo Golez. And it is my privilege po na maging MC nit para sa palatuntunan ngayong hapon. Kaya naman hayaan niyo po muna magpakilala po ako. Ako po si Kagawad John Sugenio, kagawad po dito sa, ang isa po sa pitong kagawad dito sa Barangay San Antonio. At ika nga nila ay pinakamagandang kagawad dito sa barangay. Tama po ba yun? Okay. Yung mga may reklamo ka, pumunta po tayo sa barangay bukas. Eh, biro lamang po. And of course, hayaan niyo pong i-acknowledge ko po ang mga bisita po natin ngayong hapon na dumala po para makiisa sa selebrasyon natin. Siyempre, nandiyan po ang kasamahan ko rin kagawad at chairperson ng Committee on Urban Poor Affairs at tumatay yung masipag na coordinator ng ating butihing congressman, kagawad Ray Cirujano. And of course, kasama din natin ngayon ang ama ng Barangay San Antonio. Talaga namang more than 8 years na kanyang panunungkulan bilang kapitan ng ating barangay. Talaga na ipamalas niya ang kanyang pagmamahal at concern sa ating barangay. Kaya tuloy-tuloy naman niya ang kanyang serbisyo. Naniniwala tayo na darating ang panahon, malapit na ang serbisyo ito ay ipapakalat na sa ibabang barangay dito sa ikalawang distrito ng Luzon ng Paranaque bilang isang future konsehal. Mga kaibigan, Kapitan Paul Casale! At syempre kasama din natin ang isa din nating kasamahan po kagawad. Mula naman sa kapit-barangay natin, ito ang Barangay San Martin de Porres. Dinalaw po niya tayo dito dahil gusto din niyang ipamalas ang kanyang, ipaabot ang kanyang pagbati po sa ating lahat dahil sa napakagandang proyektong ito. Palakpakan po natin si kagawad Maythor Singson. Abogado po yan, si Attorney Maythor. Ayan. At syempre, natutuwa tayo dahil kasama din natin ang napakasipag nating konsehal. Ika nga ay one of the best counselors dahil sa pamamagitan ng iba't ibang proyekto at mga batas na ikanyang isinulo para sa ating mga mahumayan ng Paranaque ay ipinakita niya ang concern niya sa ating lahat. Kaya mga kaibigan, palakpakan po natin ang konsehal Rico Golez. At kasama din po natin ang anak ng ating butihing konsehala Baby Bustamante. At siya po ay kasamahan din natin kagawad mula naman po sa Barangay Don Bosco. Mga kaibigan, bigyan po natin mas gamong palakpakan, kagawad Jackie Bustamante Mendoza. At syempre po, ang kahit anong proyekto na ibinibigay po mapag-barangay, mapa-city government, o mapagaling po kay congressman, wouldn't be possible kung hindi po dahil sa kasipagan at kakulitan ng mga opisyales ng iba't ibang asosasyon. Kaya this time, let me acknowledge po ang mga opisyales po ng NASAMBI. Palakpakan po natin sila, of course, being led by your President Mirna Jimenez. Pwede po ba kayong tumayo, yung mga opisyales po ng NASAMBI? Palakpakan na naman po sila! Ayan, marami po salamat. May nakaligtaan po ba ako sa ating mga bisita? Okay, yung mga iba po nating bisita ay pupunta na rin po at tabayanan na rin po natin sila. But of course, para mas to officially open ang ating po palatuntunan ngayong hapon, ay tinatawagan ko po ang secretary po ng NASAMBI. Mga kaibigan, bigyan po natin ang masigabang palakpakan, si Ginoong Rafael Lopez. Good afternoon to everyone. Sa ating pong mahal na panauhin pangdagal, Congressman Roilo Golez,
ang ating butihing councilor, Roilo Golez. Ang ating masipag na barangay chairman, Paul Casale. At of course, ang kanya pong mga kagawad, pinakilala na po ning kagawad Jomar. Mga opisyalis ng Nasambi, especially our president. Mga panauwing, mga kapwa po taga Nasambi. Mga kaibigan, magandang hapon po sa inyong lahat. Talaga naman ang sigla ng hapon na ito, isang hapon ng pasasalamat at tayo na pagkalooban ng pagkakataon upang maisama sa mga proyekto ng ating butihing congressman ang Golezeum na ito. Mabuhay po kayo, congressman. We are really truly blessed that we have a leader, a true leader that caters to the need of the people, hindi lang po puro salita, kundi ginagawa. A public servant whose sincerity lies and flows in his blood, elected 6 times as congressman in huge landslide victories, and has been a consistent awardee as one of the most outstanding congressmen from different organizations, including the prestigious Consumers Union of the Philippines and Various Press. A truly indeed representative for the people of Paranaque City. My fellow Nasambis, the accomplishments of our dear congressman are so numerous to mention. Napakarami po talaga ng kanyang mga accomplishments at ang kanyang mga naipasang batas. Ang ilan po dito ay ang pagpapagawa ng mga school buildings at kalsada. At sa panahon po ng kanyang unang term ng panunungkulan bilang ating representante noong 1992, 95 at 98, siya po ang may pinakamaraming napagawang eskwelahan at mga concrete roads. Kasama na po siyempre ang Golezeum na ito. At tayo nga po ay pang 51 Golezeum na napagkalooban at hopefully sa pagtatapos daw po ng ating last quarter ay ma-deliver po ng ating mahal na congressman na 75 Golezeum. Tama po ba? Alam po ninyo, kung kayo po ay nag-i-internet, mangyari po lamang na mag-google po kayo, i-google niyo po yung pangalan ni Congressman Golez. And you will see the complete profile of his humble beginnings. Malalaman niyo din po doon na siya po pala isang athlete at magaling na boksingero. An outstanding athlete, undefeated brigade boxing champion for 4 straight years in the history of the United States Naval Academy. At siya din po ang kaunang-unahang nakatanggap ng Tony Rubino Boxing Award. Talagang may pagmamalaki po talaga ng mga Pilipino. Opo, kung ngayon po ay panahon ni Pacquiao, noon naman po ay panahon ni Congressman sa larangan ng pagboboxing. Kaya huwag silang lolo-lolo kay Congressman at baka manakaw sila. Kung sa debate nga po ay di na sila umubra sa boxing pa kaya, pwede po bang pagsabayin ng pagdidebate habang nagbo-boxing? Pwede lang. Alright, hindi ko na po hahabaan pa. Uulitin ko lang po. Kung kayo po ay may time para mag-internet, pakisearch na lang po sa Google at makikita nyo po ang katalinuhan at ang pinagmulan ng ating minamahal na congressman. So, St. Martin Village, are you ready to rumble? The pride, without further ado, the pride of Paranaque City, the best among the best lawmakers in the history of our Congress, the very charismatic, welcome guapo, debater, the electoral landslide king of Paranaque City, ang pinagmamalaki po ng ikalawang distrito ng Paranaque City, none other than the Honorable Congressman Roilo Golez! Thank you. Maraming salamat. Ginoong sekretaryo ng nakakaisang sambayanan ng St. Martin Village Incorporated, Rafael Lopez. Papakan natin si Rafael. Mukhang gusto sumama sa lineup ni Rafael Consihala.
Konsehal Paul Casale, ang ating kapitan. Isasama natin sa lineup ang inyong sekretaryo na si Rafael Lopez. Okay, gawin na lang natin MC. At siyempre, binabati natin ang pamunuan ng St. Martin Village na si Mirna Jimenez. At ang kanyang mga kasama, Vice President Arturo Sangalang, Sekretaryo Rafael Lopez, Assistant Secretary Evelyn Brimon, Treasurer Rose Apungan, Assistant Treasurer Josie Salipande, PRO Elmer Bautista, at mga board members Evelyn Lungarit, Noraida Barrios, Virgilio Palanca, Palanca ho ba o Palanga? Palanca. Ako, mayayaman naman yan. Kayang-kaya magpagawa ng sampung ganito. John Nilios, Alex Kasupang, at Wilbert Zurita. At kanina nabanggit ko na ang ating butihing barangay captain, Paul Casale. Iba pang mga kagawad na nandito, kagawad Mel Basco, kagawad Ray Cirujano, at kagawad Jones Eugenio. Nandito rin po mula sa inyong kapitbahay na barangay, Barangay Don Bosco, kagawad Jackie Bustamante, at sa kabila ng South Superhighway ng SLEX, mula naman sa Barangay San Martin de Porres, isang kagawad rin, Attorney Michael Simpson. At siyempre, dito po ang ating favorite na konsehal, konsehal Roilo Golez. At kasama po sa ating kasayahan, sila ang nagdadagdag ng kasayahan ngayong hapon ito, mula po sa Dr. Arcadio Santos National High School, ang drum and lyre band. Marami sila kasama sa mga blessing. Pagod na yung mga yan. Sa dami ng blessing na ina-attendan nila. At mula naman sa First District, ang drum and lyre ng Baclaran Elementary School Central. Guardian sa mga magulang nila. At karamihan sa kanila ay mula rin sa Barangay San Antonio. Sila po yung nag-iikot para ipaalam na merong special na event ngayon sa pamamagitan ng motorsiklo. Andito po ang Paranaque Raiders Club of the Philippines. At mula rin sa Barangay San Antonio, mga kababihan naman, ang Port Estate Ladies, Fair Ladies, kamuno ni Gloria Puna. Sa inyong pagdalo. At kanina, napakaingay din nila. Alam nyo, pagmasaya ang isang event, ibig sabihin, maingay ho tayo. At yan ay dahilan sa ati-atihan group ni Kagawad Ray Cirujano. Palapakan natin yung kapatol na ati-atihan group. Kanina nandito si Francis, si Father Francis Siguan. Ang ating bagong kura paroko dito po sa Fort State. At para sa mga taong namimiss si Monsignor Mel David, gusto ko sabihin sa inyo, nakahapon ay magkasama kami, ilang beses na nakasama, ando siya sa St. Andrew Cathedral. Ang inyong minamahal na si Monsignor Mel David, at alam natin na mahusay, kasing husay din, ang kanyang kapalit na si Father Francis Siguan. Maraming po tayo mga ibang bisita. Andito rin po ang ating Congressional District Office na tumulong po sa pagpapagawa, pagpapangasiwa ng pagpapagawa dito, mga koordinasyon at marami pa iba. Sa pamumuno ni George Grady at ni Bear Bargo. Talapan po natin sila. Alam niyo, ang araw na ito ay talagang napaka-espesyal na araw.
para sa atin at para sa inyo. Ang pangalan, ang number ng Golezeum, Golezeum number 51. Ang ibig sabihin niyan, pang-51 na Golezeum na pinagawa. Ang number 1 na Golezeum, pinakauna, ay dito din sa 4th estate. Katawid lamang, paglabas nyo ng gate, paglubakat kayo, doon sa Fame Street, ando naman ang 4th State Elementary School. Doon nagsimula ang series ng mga Golezeum, nagsimula, pero hanggang ngayon ay hindi pa po natatapos itong series na ito. Sabagat habang ako'y nagsasalita, meron pang ilan na natapos na, hindi pa na-inaugurate, o kaya sinimula na, o kaya ginagawa na, o kaya malapit nang matapos. Habang ako'y nagsasalita, meron pa po tayong mga Golezeum na kailangan inaugurate. Meron sa Barangay Don Bosco Village. Meron sa Phase 4 ng multinational, doon po sa Barangay Mundok. Tapos na rin yan. Meron sa pa ba yung mga natapos na? Meron sa Phase 8 ng Marcelo Green Village. Halos katatapos lamang. At meron mga ginagawa sa Phase 9 ng Marcelo Green. Doon po sa ilang-ilang sa Barangay Marcelo Green, ginagawa na rin. Meron sinimulan doon sa Heba, Barangay BF, sa loob ng BF Homes, Paranaque. At malapit na simulan doon sa Scienceville, malapit na rin simulan doon po sa New South Homeowners Association, sa loob ng Barangay BF. At doon sa Hawaii Circle, meron din po. Doon sa 1618 ay meron na. Kung di nakakamali, katatapos lamang doon sa loob ng 1618 sa Barangay Don Bosco. At meron pang ilan na sa dami ay nakalimutan na po ni Congressman Roilo Golez. Ganyan karami ang ginagawa ng mga proyekto natin. Hindi yung katulad ng mga ibang proyekto, madali matandaan dahil kukunti lamang. Ang mga proyekto ni Congressman Golez, mahirap matandaan dahil napakarami. At kayo ang saksi dyan. Ito pong Golezeum na ito, katulad ng nakalagay dito, ay dream come true. Alam ko na dito sa St. Martin, matagal na ng pangarap na magkaroon ng itong klaseng istruktura. Hindi po ba, Kamir na? Sabagat, andun po yung mga kabataan na nakaupo ron. Ayun, sila. Sila yung mga madalas na makita ko pag bumibisita ako rito during the construction period. Marami sila nakabantay dito, naka-standby dyan, dito po kasi dito yung gate ng ginagawa. Maraming salamat po sa inyong pag-alalay. Ang proyektong ito, kinikilala rin natin ang pagdating ni Konsehal Bong Benson. Bong. Ang proyekto nito ay hindi po magkakaroon ng katuparan kung hindi magtutulong-tulong yung tatlong sektor. Una, siyempre ang inyong pamunuan dito po sa St. Martin Village. Yung ganitong klaseng proyekto, sapagkat kayo ang nandito, kayo ang tutulong para matiyak na okay ang paggawa ng contractor dito. Kasi kung meron kayo nakikita ang kakulangan, siyempre, agad na i-report ninyo sa akin o kaya sa mga kinauukulan para mabantayan ng gusto itong strukturang ito. Pangalawang sektor ay siyempre ang sektor ng local government. Dalawa ho yan. Unang-una, yung sektor ng barangay. At sa harapan ninyo, nais ko magpasalamat kay Kapitan Paul Casale, sampu ng kanyang mga kagawad. Sapagkat gusto ko po sabihin, napakadali po para magpatupad ng mga proyekto dito po sa Barangay San Antonio, sapagkat talagang tunay na umaalalay si Kapitan Paul Casale, sampu ng kanyang mga kagawad. Malaki pong bagay yan. Halimbawa, tungkol sa safety, lalo na pagkali ang ginagawa sa traffic management, at dito subok na natin si Kapitan Paul Casale. At dito sa Barangay San Antonio, kumpleto po ang proyekto ng inyong congressman. Mga pagpapagawa ng mga eskwelahan. Halimbawa, doon po sa San Antonio Elementary School, halos lahat ng school buildings dyan naging proyekto ni Congressman Golez po. At ako'y nagpapasalamat kay Kapitan Paul Casale sapagkat tunay ang kanyang pag-alalay. Itong mga Golezeum, mga ilan na ang Golezeum?
Hindi ko na siguro mabilang ilan ang Golezeum dito sa Barangay San Antonio. Dito po sa linya na ito, meron sa Garcia Heights, dito sa Port State, meron sa Reyes Compound, andun sa Port State Elementary School, doon po sa Sikom ay meron, meron sa Valley 8, meron sa Welcome, meron sa, saan pa? A Lower Barangay, Camellia, sa Camellia, doon sa loob ng Barangay Village, at sa Area 7, siya pala, Area 7B, dito po sa loob ng Port State, nasimula na rin. At dito ay matatapos, mga banda Oktobre, matatapos na rin. Kaya lalong dadami. Kalye, ganun din po. Mga ilang kalye na napagawa ni Congressman Golez, pagpapasemento, dito po sa loob ng Port State at sa labas ng Port State sa loob ng Barangay San Antonio. Ang isa dyan ay napakahabang kalye doon po sa Lupena na dati ay parang bukid, lubak-lubak, pero ngayon isa sa pinakamagandang kalye hindi lamang sa barangay, kundi sa buong syudad. Kaya ako'y nagpapasalamat po sa inyo muli, Kapitan Paul Casale, sa pag-alalay at pag-suporta ang inyong parating ibinibigay. At siyempre, ang isa pang mahalaga ay ang ating Mayor, June Bernabe. Sampu ng kanyang mga konsihal, lalo na po si Konsihal Benjo Bernabe at yung mga konsihal na nandito, Konsihal Rico Golez at Konsihal Bong Benson. Kasi alam nyo, marami pong mga siyudad, marami mga probinsya, at ito hindi kaila sa inyo, nababasa nyo sa dyaryo, merong conflict ang gubernador, merong conflict ang mayor at ang congressman. Kaya naman, pag merong ganyang klaseng conflict, merong ganyang klaseng alitan, ang nasasaktan ay ang serbisyo publiko. Sapagkat yung pagpapagawa, minsan nakakaroon ng harangan, nakakaroon ng unahan, nakakaroon ng pasikatan. Sa halip na makabuti, nakakasama. Pero dito po, sa siyudad ng Paranaque, lalo na po sa 2nd District, gusto ko pong sabihin na 100% po ang kooperasyon at pagtutulungan ng Mayor ng Paranaque at ng Congressman ng 2nd District ng Paranaque. Kaya sa inyong harapan, ako po nagpapasalamat sa ating Mayor sa napakagandang suporta at kooperasyon na kanyang ibinibigay. Pinapakilala ko rin po ang pagdating ng anak ng isa sa mga hinahangating kusyal na si Bal Soto, andito po si Wahu Soto. Wahu Soto, Jackie Bustamante, Maitor Singson, tandaan niyo po yung mga pangalan na yan sapagkat yung mga pangalan na yan ay mga simbolo ng public service dito sa ating siyudad. At ito naman, Golezeum na ito. Makikita nyo, iba po ang konsepto dito. Ang konsepto nito, ang inspirasyon dito, ay binigay sa akin ng dalawang lugar na napuntahan ko na. Unang-una po, doon sa Ayala Town Center. Kung kayo magpunta roon, mayroong isang area doon, mayroong bubong. Ang bubong ay katulad nito, gawa sa polycarbonate roofing, isang high-tech na roofing material na sinimulan, na ginamit na roofing doon sa Ayala Town Center. At ang isa pang nakita kong lugar ay doon po sa Disneyland. Kaya po, itong sistema nito ay ginawa sa Disneyland, ginawa sa Ayala Town Center, at ito din ang ginamit dito sa Golezeum 51 sa St. Martin Village. Makikita ninyo, translucent ang tawag po dito. May konting araw na pumapasok. It's a healthy dose of sunlight during the day. Kaya po, hindi madilim. Hindi nyo kailangan ng ilaw during the day. Pwede maglaro dito na malinaw na malinaw. Pero at the same time, pag naghalo ang ilaw, naghalo ang shadows, lalo na paggabi, makikita nyo na napakaganda ang dating. Hindi lamang functional ang dating ng bubong, kundi ornamental pa, aesthetic pa, sapagkat maganda ang paghalo, yung tinatawag na lights and shadows, lalo na po paggabi. Kaya itong lugar nito, maaari po sa sports, mga kalalakihan, mga kabataan, pwede sa sosyalan, pwede kayo mag-ballroom dito, pwede sa kasalan, pwede sa binyagan, pwede sa birthday party, pwede sa mga asimbliya na espiritual, at marami pang mga bagay para sa community activities. Multi-purpose, kompleto ho ang serbisyo dito. At nakikita nyo sa mga litrato,
Ayan, andyan si Kobe Bryant, pati si Kobe Bryant, kasama dito sa programa natin na naging bisita ng Pilipinas, mga siguro mga 2-3 weeks ago. Siya po ang simbolo ng kulay violet. Alam niyo naman, si Kobe Bryant, ang kanyang team ay LA Lakers na ilang beses na naging kampiyon sa NBA. Kaya pang sport talaga. Kaya nga, ito ay a dream come true para sa inyo sa St. Martin Village. At sa muli po, ako'y nagpapasalamat sa inyong lahat dito po sa St. Martin Village sapagkat binigyan nyo ng pagkakataon si Congressman Golez na makapaglingkod sa inyo at ibalik sa inyo. Ibalik sa inyo una yung mga taxes na binabayad nyo sa gobyerno, gobyernong nasyonal at gobyernong panglokal. At pangalawa, ibalik sa inyo ang utang na loob na kinikilala ni Congressman Golez, ng pamilyang Golez, sapagkat mula pa nung inilunasad ko ang aking buhay politika dito sa inyong lugar, dito sa 4th State, dito sa Barangay San Antonio, parati pong nananalo ng landslide ang mga Golez sa inyong lugar. At ako yung papasalamat sa inyo, hindi ko po makakalimutan yung malaking utang na loob na yan sa inyo. So sa inyo po, ako'y humihiling na sana alagaan niyo na gusto ito. Mahalin niyo itong Golezeum number 51 sapagkat ito ay inyong regalo sa inyong sarili. Naging tulay lamang si Congressman Golez dito para ang inyong pangarap na matagal na ay magkaroon ng katotohanan sa pamamagitan ng Golezeum number 51. Maraming salamat po. Magandang araw sa inyo lahat. Thank you very much.
Maraming salamat kay Chia Ate. Okay. Ngayon naman po ay bigyan po tayo ng isang special number ng Dr. Arcadio Santos National High School Drama Lab. Let's give them a warm round of applause.
lungsod ng Paranaque. At talagang mga pinatunayan na tawag dito, nananalaytay po sa kanyang dugo ang serbisyo publiko dahil ang kanyang ama, bilang ang kanyang ama ay congressman ng ating ikalawang distrito na lungsod ng Paranaque. Mga kaibigan, let's give a warm round of applause to Councilor Rico Golez. Thank you. Palakpakan natin, Dr. Arcadio National High School. Magandang hapon po sa inyo lahat, sa lahat po ng mga bisita itong hapon na to. Siyempre, ang pagbati muna natin sa ating congressman, ang rason kung bakit nandito tayo ngayon sa isang magandang proyekto. Palakpakan natin si Congressman Roilo Golez. Siyempre, ang pamunuan ng Homeowners Association, pinangungunahan ni Mami Menes. Good afternoon. At sa mga ating mga kasama ko po sa serbisyo publiko, isa-isahin ko po ang isang alam ko po, aakyat na. Swerte po ako dahil kahit papano, dalawang beses po ako naging number one dito sa Barangay San Antonio bilang konsihal. Ano? Ipapasalamat ako. Dahil pag ito ay tumakbo na, nakakasigurado ako, hindi ko kakayanin to sa San Antonio, Kapitan Paul Casale. Ang kanyang mga kagawad nandito, kagawad Mel Basco, kagawad Jerome De Asis, sino po ba nandito, si kagawad Ray Cirujano, at siyempre sabi ni Jones, kanina siya ang pinakamagandang kagawad dito po sa Barangay San Antonio, palakpakan natin si Jones. Pero nakakatsaka po, magdidebate na sa session hall. Lalandito na po si Kagawad Tess, saka si Kagawad Joy. Ang mga kasamahan ko po sa Sanggunian, nandito po si Consiel Bong Benson, palakpakan natin. At ang kanilang ina at ang kanilang ama ay kasama ko po sa konseho, nandito po si Consiel Wahu Soto. At ang kagawad po ng Barangay Don Bosco na anak po ni Consiela Baby Bustamante, nandito po si kagawad Jackie Bustamante Mendoza. At isa pa nating kasamahan sa serbisyo publiko, kagawad po ng Barangay San Martin de Porres, si Attorney Maitor Singson. Palakpakan po natin. Papasalamat po ko sa imbitasyon. Alam niyo, sa totoo lang, aminin ko, first time ko po nakapasok dito sa lugar niyo, sa St. Martin. Ngayon lang po ako nagkaroon ng pagkakataon. Ako'y hangang-hanga dahil nakikita ko po mukhang yung mga magkakapitbahay rito. Napaka-close at parating nandito sa lugar. Nagpapasalamat po ako sa inyong anyaya. At syempre, nagpapasalamat din po ako sa lahat po ng suporta na ibinigay niyo kay Consiel Rico Golez. Kundi ho dahil sa inyo, hindi po ako naging konsyal ng tatlong beses. So pagkakataon na to, ay syempre meron tayong proyekto dito. Tulad ng sinabi ni Congressman, ito po yung business ninyo na binabalik lang namin sa inyo. Magandang ganitong klase mga struktura, alam niyo po, dahil sa mga ilang mga Golezeum members, ano, na mga aking mga nakausap, matalas po ang isang Golezeum ay nagiging sentro po ng mga social activities ng mga magkakapitbahay. Dahil dito po, hindi lamang po meeting ng mga homeowners, pero mga binyag po ng mga kapitbahay, mga party, kasal, at iba pa mga special okasyon ay ginagawa po dito. Hindi lang po pang basketball, hindi lamang po pang volleyball, hindi lamang po pang badminton. Kaya talagang ang mga ganitong klaseng struktura ay talagang magagamit natin ng matagal na panahon at ito po ay magagamit natin para po sa ating mga iba't ibang aktibidades. Kaya ako po ay kinukongratulate ko po kayo sa pagkakataon na to. Gamitin po natin ng maayos at nakakasigurado ako na itong struktura na to ay magsisilbi sa inyo na mahabang panahon. Muli po, Consiel Rico Golez, magandang hapon po sa inyo lahat. At congratulations po. Okay, maraming salamat. Consiel Rico Golez. Yeah. Okay, so isunod na po natin upang bumati po sa atin ngayon, ngayong gabi, ay ang
isa pa sa mga masasipag nating konsehal dito sa 2nd District of the City of Paranaque. Mga kaibigan, let us give a warm round of applause to Councilor Bong Benzon. Maraming salamat. Palapakan muna po natin Congressman Roilo Golez sa isang napakagandang proyekto na naman panglimampu po. Opo, panglimampu. Hindi, kasi po wala pong number 13. Pero napakarami na po niyan at marami pa pong dadating sa iba't ibang lugar ng Golezeum. At siyempre po, hindi ko na po isa-isahin ang ating mga bisita na andito. Congratulations po sa inyo dahil na po nagkaroon na po kayo ng isang tatawagin kong multi-purpose covered court kasi po hindi lang naman basketball ang magagawa natin dito. Lahat po ng mga taga St. Martin ay pwede na pong gamitin to sa iba't ibang uring okasyon, mapa-birthday, mapa-debut, kung ano man po ang gusto nyo ay magagamit nyo na to. At syempre po mas tatagal kung medyo syempre po pangangalagaan po natin mabuti ang inyong covered court. Ako'y nagpapasalamat na kahit papano, hindi ko po alam kung ano pong pintura ang ginamit niyo, pero hindi pa po nabubura ang pangalan ko dun sa mga poste niyo. Mga 4 na taon na yata yan. At saka sinilip ko po yung poste, nandun pala yung mga poste niyo sa labas. Opo, nandun pa rin po yung aking ilaw. Nakapag-donate po tayo para po sa inyong court. At pagpasok ko po nung pagka-recognize po sa akin ni Congressman Roilo Golez, may lumapit na po sa akin. Opo, kala ko tapos na ako. Meron na palang nakasulat ulit na request. Ang bilis. Siguro alam talaga nilang dadating ako, kaya po sumulat na. Opo, pero okay lang po yun, siyempre. Nandito naman po kami lahat para po magsilbi sa inyo. Sa inyo po lahat, isang magandang gabi. At maraming salamat sa walang sawa niyo pong suporta. Thank you. Thank you very much. Maraming salamat. It's Councilor Bong Benzon. Okay, at siyempre, hihingatin po natin ang mensahe ang ama ng Barangay San Antonio at siya naman po nagbigay ng serbisyo for more than 8 years, no? At talaga namang ipinagmamalaki ng San Antonio. Kaya mga kaibigan, bigyan po natin ng masigabong palakpakan, punong barangay, Paul Casale! Thank you very much. Una-una po ay siguro ay wala tayong dapat pasalamatan kung hindi ang ating congressman. Congressman Roilo Golez. At bago po ang lahat ay nais kong batiin ang pamunuan ng Nasambi. Of course, sa pangunguna po ni Mirna Jimenez. Palakpakan po natin. Yung po mga kasama kong naririto, Kagawad Jackie Bustamante ng Don Bosco, palakpakan po natin. Si Attorney Maitor Singsun po, anak po ng kasama namin sa Liga ng mga Barangay, si Kapitano Singsun, siya po ang anak. At ngayon po ay kagawad siya ng San Martin de Porres. At tandaan po lang niyo ang kanyang apelido, Singsun. Ayan po, Maitor Singsun. Hindi po yung Maitor Singsun. Ayan po, okay. At kasama rin po natin dito ang anak ng ating congressman, Councilor Rico Golez. Ayan po.
And of course, yung kakatapos na nagsalita, saan ba nawala kaya ta? Si Konsehal Bong Bengson, palakpakan po natin. Anak po yan, alam naman natin, anak po yan ang dating konsehal din. Si Daddy Bengson, na hindi rin nakakalimutan dito sa atin. Okay, palakpakan natin. Okay. At isa pa po sa anak ng ating kaibigan, konsehal din, pero last term na. Palakpakan po natin, si Waho Soto. Ayan. Sabi nga niya, pagka gusto niyo itbulaga, sabihin lang sa kanya. Palakpakan po natin. Okay. At hindi ko po babatiin yung aking mga kasama sa council. Yan po ay sa dami po ng binanggit ni Congressman kanina na lagi na lang sa tulong ni Kapitan, sa tulong ni Mayor, ang lahat ng proyekto ay hindi makakaroon ng katuparan. Totoo po yan. Kung walang ugnayan magmula sa Mayor, Congressman at sa barangay, eh talagang wala pong matutupad. Kasi sa totoo lang, pag ang council ng barangay ay hindi nagpasya, hindi naman po sa hindi matutuloy, pero makakaroon ng problema. Pero ngayon po ay pinagmamalaki ko sa inyo na ang lahat ng proyekto magmula sa mayor at kay congressman, yan po ay suportado ng Barangay San Antonio Council. Buong-buo po, naririto po. Pakitayo lang ang mga kagawad na naririto. Ayan. At kilalang-kilala naman nyo sila. Kaya sabi ko, hindi ko na ipakikilala. Okay? So, thank you. At siguro po, kung merong nangunguna na nasisihan at natutuwa sa pagkakataon nito, ay ang samahan ng nasambi. Pero ang pangalawa po ay ang Barangay San Antonio. Sapagkat sa dami po ng mga proyekto ng ating congressman, ang Barangay San Antonio po ay talagang hindi nahuhuli. Sa kwenta ko po ay nangunguna kami sa dami ng proyektong ibinaba ng ating congressman. Palakpakan po natin. Yan. At siguro po naman ang barangay kahit papano nakakatulong din naman. At sana po ang ating pagtutulungan ay hindi lamang ngayon, hindi lamang dahil sa ako ay kapitan ninyo, dahil sa kami naririto, kung hindi ang nais ko po habang panahon tayo'y magkakaibigan. Pwede ba yun? Magkakaibigan tayong lahat, hindi lamang bilang kapitan. At ang sabi nga, umulan, umaraw, kasama kayo. Kasama ba kayo o kasali kayo? Okay, maraming salamat po sa inyo lahat. Okay, thank you. Thank you again, Congressman. Maraming salamat po.